update pa tayo sa ano. Holy cow, so ito yung sinasabi ko mga magandang laban, ano? 2v1. 2v1, legit. Full HP yung dalawa. Patatas Origins TV. Hello mga kapatatas at mga Spectractions, kamusta kayong lahat? I hope you are all doing fine. And I know namimiss niyo na si Spectrax, kaya gumawa tayo ng fake na Spectrax team. Okay, so by the way, you know, make sure you watch the end of this video kasi yun yung pinakamagandang match. I usually save the best for last. And what I notice is maraming hindi umaabot sa last. Well, kung hindi nyo gustong panoorin all the way through, you can always check the description and skip to the last battle, ano? Or last match. Okay, so here we go. Ipapaliwanag ko ng kaunti kung ano ang ating fake Spectrax team, ano? So, yung ating front lane at yung ating back lane is, I believe, is exactly the same ng gamit ni Spectrax, ano? But yung mid lane, kasi wala akong any Axie na kayang wala akong back lane killer, ano? Yun yung difference dun sa kanyang mid lane is back lane killer plus meron siyang poison dealer siya, ano? So to the best that I can do, ito yung natagpuan ko, no? Which is ang characteristic niya is meron siyang spike throw. Meron siyang oy, etong para sa iyo yan. Yan ang nangyayari kapag nangingialam yung may aroma na namamatay ng Dioras na karma tuloy siya, no? Okay, anyway. Uy, nice. Wala siyang nanakaw. But at the same time, meron tayo nanakaw yung kaisa siyang energy niya na natira doon. Ano? Okay, so. And here, papatay na natin yung kanyang phone. And pack! Nabigyan niya ako ng poison. No? Sa lahat kami, may poison. 622. Yan yung sinasabi ko. Ano nga ito? Sneaky raid. Oo nga pala, tawag ko dyan. Sneaky bastard. Sneaky raid. Wala akong makita Axie na may sneaky raid. That's why ang ginamit natin is itong Axie na ito, which is merong spike throw, ano? So yan yung closest thing para dun sa kanyang sneaky raid na katumbas, so like this. Pero the thing with spike throw is it targets yung enemy na hula or with the least shield. So in that case, dahil walang gumalaw sa kanila at lahat sila walang shield, so yung pinakaunang kalaban, yun ang tinira niya, no? So it kind of defeats the purpose na mai-skip niya yung front lane. But that's okay, no? Uy, buti may natira pang 2. Pinayupak. Uy, but meron pa lang nutcracker. Patay to the end, ano? Holy cow. So ito yung sinasabi ko, mga magagandang laban, ano? 2v1. Legit. Full HP yung dalawang Axie niya, no? Nung nagsimula yung round 5. And this time around, wala na. Patay na yung kanyang kuan. Beast. And we will start to work on yung kanyang isda, no? So, medyo lugi tayo kasi yung isda mauna pa. But ang maganda dito is sagana tayo sa energy and we have more than enough cards to fight off itong malansang isda na ito, no? By the way, pangalan ng kanyang player is si Jackal. Jackal. At ang sayang din yung nakita, ang kanyang team name eh Fuck Toto yan, no? Lahat ng kasamaan talaga. Anyway, okay, so this time around pwede tayong matalo, no? But hindi enough yun. Buti na lang meron pang hilo, and then hindi enough para ma-penetrate yung shield natin dito. Tapos na siya. Pow yun, inallergic siya ng Dioras, ano? Napaka-creative magpangalan ng mga hinayupak na players na ito, no? So ito naman si Ira. Ang kanyang team name is Tanga Mo. Now, I noticed this, ano, ang daming mahilig magbigay ng mga pangalang mura or, you know, mga bad words kung tawagin, ano. So, anyway, let's go back to the game. Nakakatawa lang kasi maglalagay ka ng ganung pangalan and then matatalo ka, ano. parang yun yung mga, TikTok or yung mga YouTube shorts na yung mga
satisfying na ano, karma. Yung mga fighter na mayayabang pagka nasa ano pa lang face to face ng laban, okay, yung mga nagsasaya tapos ang kalalabasan ay mananakout lang sa huli, di ba? Anyway, I love watching those and I love seeing those, ano. Okay, so let's get back to this one. Uy, good as dead na ito. Pow! Yun, it's dead. So, maganda-ganda rin i-manage itong team na ito. Uy, it's dead na rin. Walking dead din yung ating oh, it's totally dead yung ating Terminator na terminated ng Teora. Dahil sa kanyang lintik na Shrimpy. But that's okay. Meron pa tayong dalawa. And for sure, si Shrimpy na naman yan, ano? Yun, sabi ko sa iyo, yung mag-shrimpy yan eh. Na, oh, may 30% damage. Ano bang ginagawa nung... Ah, shielded targets. Okay. So, as long as may shield ka, papasok yung damage niya 30% more, no? Okay, pero that's okay. Wala ka ng kwenta eh. Sinong tanga ngayon? Okay, itong kalaban natin na ito, no? At least yung kanyang team name, eh, cute banana. Banana, no? Okay, banana na. Okay, so, round 2, pinalampas na para yung round 1. Pero yung round 2, bumanat na tayo, no? And then round 3, tahimik pa rin siya, no? Nag-iipon siya ng energy, oh. Kasi alam mo kung bakit? May masamang balak itong ibon niya, eh. At ngayon niya gagawin yung masamang balak niya, no? So, yan, titira ng eggshell, and then dahil wala tayong pang iwas, ilalagay niya yung blackmail para yung aroma mo pupunta sa atin, no? But I decided, tinira ko na rin ito kasi kung ganun lang din ang mangyayari, sayang hindi lang siya namatay. But at least, nabigyan natin ng malakas-lakas na damage bago man lang mamatay yung ating mid lane, no? Okay, and it took all of his axe para patayin yung isang yun, ano? That's okay. Meron pa rin tayo sa gana tayo sa ating kuan dito. what you call this? Sagana tayo sa... Oh, pero dito sinira niya ang plano natin, ano? Imbis na dapat para dun yun sa ating plant, right? Winasak niya, ano? And hindi lang yun, pinatay niya pa yung plant ko. Tapos wala akong nakuhang energy man lang sa kanya, no? Although merong poison pareho sila, no? But this time, you know, itong kagandahan ng... Excuse me, ng Terminator. Kasi... yung champ niya, no, as long as hindi ka talaga matatapat dun sa may naming regression, ano, meron ka talagang chance na manalo kahit na 2v1 pa yan, no? Okay, so patay na ngayon yung plant niya and then we'll start to work on the beast, ano? And this time around I decided lagyan ng hilo and alam niya nang gagawin yun, no? So tinira niya, ginawa niyang kuan, which I would have done the same kung ako yung beast. But this time, patay na siya, no? There you go. Nice and easy. Okay, so speaking of mga derogatory term na naman, ano? Ito, ang gamit niya naman is Chekwa, yung kanyang team name. Hindi kasi nakikita rito, but yung team name niya is Chekwa. Now, let me tell you, yung salitang Chekwa, it's a derogatory term para sa mga Chinese sa Pilipinas, ano? It's meant to be insulting. But yung newer generation ngayon, hindi na sila masyadong affected by it. Not like the, probably not as bad as the older generations, ano. Ang isa pang salita na derogatory term para sa mga Chinese na sa Pilipinas is yung salitang inject. Yung salitang inject, ang pinagmulan niyan ay yung salitang dinchak. So yung dinchak, ibig sabihin niyan is your uncle, no? You literally, that's what it means, ano? Your uncle, dinchak. Salitang Hokkien ang dinchak. But at the same time, even though your uncle yun, ang ibig sabihin nun, you know, slang term yun para sabihin fuck you, no? Yun ang ibig sabihin nun. Yan, parang ganyan, na critical hit siya. Fuck you. Okay, anyway. Again, nung una kong nalaman yun, I think I was already, what, high school or college, kung anong ibig sabihin nun. But, I guess nung una, I felt slighted by it. But, in the end, I was able to let go of the idea, no? Kasi, kung isipin mo, most of the people, they're using it without knowing what it is. Yung
they're using it out of ignorance, ano. So dahil doon, iniisip ko na lang, uy, talo na siya. You don't know what you're talking about, and that's a result of your ignorance, ano. And it's too bad kasi, you know, you could be a better person, but unfortunately you're ignorant and you're using something na hindi mo naman dapat ginagamit, no? Okay, anyway, in case you're wondering, ang tamang term is chino or chinito, yung mga maliliit o yung mga bata, chinito. And yung tamang term para sa adult or in general is chino, right? T-S-I-N-O, chino. Okay, so if kung umabot kayo rito at narinig nyo yun, and you like to be respectful to your Chinese counterparts, no, yun ang gamitin nyo. Okay, anyhow, let's go back to this game. This is our second to the last match, and yung huli nating match, ano, nag-aro-aroma na naman siya at nakarma na naman siya, no. Okay, anywho, dito nasa atin ang advantage ngayon, ano, dahil mamatay-matay na yung kanyang Axie, and hindi niya pa rin mapatay-patay yung Axie natin. Pow! And meron ko bantira? Wala. Nice. Okay, so dito gumamit lang ako noon as an insurance, ano, kasi dahil mauuna yung Axie niya sa Axie ko, what he could have done is pwede niyang itinira yung kanyang beast and then tumira yung kanyang fish, ano. That's why naglagay ako ng sticky goo. But sumuko na siya. Okay, ito na ang ating last match. Thank you for making it to the end of the video, and I hope you enjoyed this one, and I assure you hindi kayo madi-disappoint, ano. Okay, so round 1 bumanat kagad siya, no, nadami siya ng malaki. So round 2 or round 3, ako medyo nahintatakutan ako. Akala ko susugod na siya kasi marami na siyang energy, but hindi niya ginawa, no. So round 4, dun siya sumugod. Okay, so this time around, nakalimutan ko na meron siyang spike throw. So yung kanyang spike throw, successful, kasi napunta dun sa aking kuha, no? I thought susugod siya dito sa front lane ko, but hindi yun ang nangyari. Okay, so tayo naman, dahil may merong stun, so sinadya ko talaga gamitin yung spike throw kasi gusto ko na siyang patayin ang timing, dahil meron akong enough na allergic reaction para tapusin yung kanyang planta, no? And this time around, dahil mauna ako, nilagyan ko ng pampabagal yung kanyang reptile, and nahilo siya. So nawasak yung pangarap niya, hindi niya nagamit yung spike throw niya, no? So nice. And then yan, nagpabaon tayo ng maraming poison sa kanya, no? At hindi pa natuwa, gumanti pa talaga ang hinayupak. Okay, so this time around, papatayin na natin ito, no? And successful yung ating raid. There you go, patay, hinayupak. Okay, so yung kanyang Terminator na lang ang huling natitira, no? So 3v1 kasi siyang dehado, no? Pero mataas ang buhay ng Terminator niyang balahian, mabalahibo, no? Okay, so pinaghiwalay ko yun kasi iniisip ko, yes, may stun siya for sure, and I was hoping na yung unang allergic reaction makukuha ng mid lane ko yung stun, but hindi yun yung nangyari, no? That's very sad, but that's okay. So umabot na tayo sa, I don't usually reach blood moon, ano, pero dahil medyo mabagal yung setup, eto nangyari, patay pa rin siya, no? Nice. So if you did enjoy this video, please go ahead and like this video, and subscribe para hindi nyo ma-miss ang ating mga uploads, ano? And hopefully maayos na ng mga developers yung replay, dahil hanggang ngayon sira pa rin, kaya gumawa tayo ng fake Spectrax team. So until then, I will see you in the next battle.